At ilang araw bago ang nakatakdang eleksyon sa mga barangay, tuloy ang pagdami ng bilang ng mga insidente ng karahasan na may kinalaman daw sa politika. Ang pinakahuli dyan ay ang pagpatay sa isang nagdidikit lang ng poster ng kandidato sa lungsod ng Pagadian, pati na sa kasalukuyang barangay captain sa lalawigan ng La Union. Narito ang pagtutok ni Chino Gaston. Naghihinagpis ang asawa at mga kaanak ni Chairman Fulgencio Regunay ng barangay Magsiping sa Luna, La Union. Si Regunay ay napatay matapos tambangan kahapon ng mga di pa kilalang salarin habang siya ay pauwi ng bahay sakay ng tricycle. Bagamat wala raw silang alam na kaaway ni Kapitan, hinala ng kanyang pamilya, may kaugnayan sa politika ang pagpatay sa biktima. Sa Abukay, Bataan, ang anak naman ng isang tumatakbo sa pagkabarangay captain ang pinuntirya. Kasakasama pa ng ama ang anak sa pangangampanya. Pero kaninang madaling araw, apat na lalaki raw ang nakitang huling kausap ng biktima. Napalo ata yung ano ko, nakatakbo. Okay. Kumutok lang ng dalawang putok daw doon sa may lampas ng gasolinahan. Hindi rin isinasantabi ng mga pulis na politika ang motibo sa krimen. Sa Pagadian City, bumulagtang isang lalaki habang nagkakabit ng poster ng kandidato sa barangay Tuburan. Ayon sa ilang residente, namatay ang biktima sa anim na bala ng baril na pinakawala ng nakamotorsiklong sospek. Tuloy ang imbestigasyon ng pulisya. Dahil sa mga insidente ng karahasan sa panahon ng eleksyon, anim na barangay sa Pagadian City ang nasa listahan ng areas of concern ng PNP. Hinihiling ng mga otoridad sa mga residente na makipagtulungan para mabantayan ang kani-kanilang barangay. Dahil rin sa takot na maipit sa kaguluhan, 4,000 guro sa Cotabato City ang tumangging magsilbi ngayong eleksyon. Sa buong ARMM, kadalasan nauuwi sa rido o ubusan ng lahi ang mga tunggalian sa politika. May mga insidente na ring nadamay sa karahasan ang mga gurong nagmamando sa eleksyon. Posibleng mga pulis at sundalo ang hahalili sa mga guro. At ngayong inaasang mas iinit pa ang kampanya sa PDIC Ilocos Norte, nagkaisa mga kandidato at lokal na pulis na lumagda sa isang peace covenant. Gayun din ang ginawa sa Vigan City, Ilocos Sur para siguruhing magiging mapayapang eleksyon sa kanilang lugar. Sinelyuhan din ng mga pulis ang 23 service firearms na naka-issue sa mga barangay. Pagpapakita raw ito ng pakikiisa ng mga kandidato para isagawa ang isang mapayapa at malinis na eleksyon. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Horas.